Pero sabi na pay diretsahang pagkumpronta sa ere sa mga opisyal ng pamahalaan o otoridad na isinusumbong ng mga ordinaryong mamamayan. Yan ang estilo ng pagkokomentaryo ng mga tulfo. Pero nung isang linggo, tila nakahanap ang Tulfo Brothers ng katapat. Nagwala sa programa niya sa radyo si Erwin Tulfo dahil hindi nagpa-interview si DSWD Secretary Rolando Bautista. Paulit-ulit niyang minura si Bautista at tinawag na buwang at inutil. Pinagbantaan pa ni Tulfo si Bautista na sasampalin at ingungod-ngod ang muka sa inidoro. Kalaunan, lumabas sa social media ang galit ng mga sundalo. Wala umanong karapatan si Tulfo na insultuhin ng isang dating 3-star general na tinitingala ng sandatahang lakas dahil sa pamumuno niya mula sa front lines noong Marawi Siege. Grabe naman yung mga salita. Matayin yung balahibo ko, ano ba? Hindi lang siya basta isang opisyal. He belongs to the elite scout ranger. Spent most of his prime years in combat. Nagsorry si Tulfo sa paninigaw niya pero sinabing hindi niya babawiin ang sinabi niya laban kay Bautista. Pinag-iisipang kasuhan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated si Tulfo dahil sa paninirang puri kay Bautista. Kanina, kinundin na rin si Tulfo ng Association of General and Flag Officers. Binawi naman ng AFP ang security escort ng kapatid ni Erwin na si Mon Tulfo. Respeto naman. Unawain natin na bagaman meron tayong tungkulin sa bayan, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakapagbigay ng interview. Inutil na tayo, a cabinet secretary. He is an alter ego of the president. Tinanggalan na rin ng PNP ang security sila Ben Tulfo, Rafi Tulfo at misis niya dahil sa periodic review. Pero may inamin si PNP Chief Oscar Albayalde. It has something to do with these comments to, of course, to the Secretary of DSWD. But that is not the main reason. Okay. It's just one of them. Yes. Hinikayat naman ng Malacanang na mag-move on na ang tao mula sa away ni Natulfo at Bautista, na kapwa taga-suporta ng Pangulo. Buo raw ang tiwala ng palasyo kay Bautista. Ayon naman kay Rafi Tulfo. Hinikayat niya ang kapatid niyang si Erwin na maglabas ng mas tapat na paghingi ng tawad kay Bautista. Humingi rin si Rafi ng paumanhin sa mga mahal sa buhay ni Bautista na nasaktan sa mga nasabi ng kanyang kapatid. Kanina, muling humingi ng tawad si Erwin kay Bautista. Shara Zambrano, ABS-CBN News.